buhay namin. Mm-hmm. Irrigation, sangka. Uh-huh. Pagkatapos, yung pispan. Mm-hmm. Yung harap nun, yun yung palaya. Yung palayan, ayun. Meron ako water pump. Mm-hmm. Malakas naman po yung water pump niyo. Oo. Pero yung kapo ninyo, tawag rito, yung lupa, pantay naman siya, patag. Ngayon po ba, napaararuhan nyo na yung palay? Pabasalin. Ang preparation, ang land preparation po niyan, dahil limbawa, pinaararo po ninyo, pina-farm. Tapos, after po ninyo na ipapa-farm, yan po ay inyong, marang yung, tawag ito? Itatanggalin yung mga CHCH. Paragos. Sa bukid namin. Mm-hmm. Irrigation, sangka. Uh-huh. Pagkatapos, yung pispan. Mm-hmm. Yung harap nun, yun yung palayan. Yung palayan, ayun. Meron ako water pump. Mm, malakas naman po yung water pump niyo. Oo. Pero yung kapo ninyo, tawag rito, yung lupa, pantay naman siya, patag. Ngayon po ba, napaararuhan nyo na yung palay? Pabasalin. Ang preparation, ang land preparation po niyan, dahil limbawa, pinaararo po ninyo, pina-farm. Tapos, after po ninyo na ipapa-farm, yan po ay inyong, marang yung, tawag ito? Itatanggalin yung mga CHCH. Paragos. Paragos ba yan? Hindi na pinaparagos. Bali, ikaw na siya. Yung, hindi na siya kinukultivator. Kinukultivate din. Ayun. Pagka okay na po yun, yung lupa, tapos tutubigan siya. Naka-prepare na rin po yung punla ninyo. Naka-ako niya, ganyan nakalaki yung punla. Ayun. Bago po na itatanim po yung punla, tutubigan po ninyo, di ba? Prepare na siya. Pagkatubig niya, yun, bago nyo tubigan, sabuyan na po ninyo ng pataba. Kasi yung bago tamnan kasi, alam ba, patanim namin sa, meron tayong patanim? Atres. Oo. Eh, ados yun, halang linang. Ayun, yung pag nakalinang na siya, di mayroon na siyang tubig, sabuyan na po ninyo na pataba. Para pagkahilang linang niya, maako na. Hindi, pagkalinang na. Ah, pagkalinang. Oo, pagkalinang na, ikukuha nyo na po siya. Sasabog. Oo, siya sabog na po ninyo yun. Hindi na hindi na. Hindi, araruhin po muna ninyo. Di, okay na siya pag-clear na. Sinabi ko sa kanya, di nakinig sa akin. Tignan, di mo. Sinabi ko sa kanya, nasa video yun, sa instruction ni Sir Marvin. Pag okay na, bago taniman yun, di, may tubig siya, sasabugan na po. Sasabugan na po natin siya ng organic. Na parang nagsasabog ka ng punla. Ng binhi doon sa palay. Yung tatlo na yun, sasabog ninyo siyang kawal. Tapos, tsaka nyo po ngayon siya tataniman noong palay. Oo, oh, yun ang sinasabi ko. E paano yung pag sa... Hindi, bago kasi... Ang tawag doon... Suso, lalagyan pa ng ano... Pabaon. Pamatay suso. Ah, pamatay suso. Pagkayari naman lang... Hindi mo makaka-efekto sa... Pamatay suso. Oh, hindi nga. Ganito, darling, yan. Di mo ako ano eh. Ako, hindi magsasaka, pero... Oh, kaya lang, yung ating organic na ito, meron siyang microorganism, meron siyang probiotics, na yun yung ilalagay natin doon sa ating lupa. Ngayon, pagka magkukon tayo ng sa bagay, basta't wag lang po yung Clorox o yung chloride, eh mapapatay niya yung microorganism natin ilalagay doon. Kaya halimbawa, meron siyang mga kuhol o ano pa man, i-spray nyo na. I-spray nyo muna. Katapos, pinaka-last nyo na pong isabog yung ating pataba. After po natin ang pagkasabog ng pataba, de, may tubig siya, kinabukasan, magtatanim na kayo. Kailangan mga hapon. Hapon or umaga, and then kinabukasan na kayo. Basta't unang nakasabog na yun. Hindi po yung nakatanim, tsaka sasabugan. Kasi, kumbaga, yaan po yung ating ipababaon. Kumbaga, tawag dyan ang ay... Ang ng umaga, pwede ng sabugan ng hapon, kinaumagaan, tanim na. Oo, tatanim mo na siya doon. Yun ang tinatawag na paupo. Paupo ang tawag doon. Paupo, kaya isasabog mo muna siya. Unahin mo na yung pasuso. Oo, unahin nyo muna yung pasuso. Pagkayaan kasi ng... Pag nalinlang nyo na siya, ade, spray nyo na ng pasuso. Okay na yun.
Pagsabog ka na rin natin. Oo, oh, nagsabog na kayo ng organic. Organic. Pag nakasabog na, tsaka nyo tubigan. Pag tubig niya, nabukasan, tanimanin nyo na siya. Para no, nakababa na po yung pataba natin. Yung tinatawag na pasalubong. Oh, wala na kayo ibang kukuha, yun lang. Puro po na yun. Yung tatlo niya. Ngayon, makikita nyo po dun yung palay, hindi po siya maglalanta. Yun yung kagat. Makikita nyo rin din. Malalaman nyo rin yun. Basta pagka nagamit po ninyo. Yan po yung organic fertilizer na tokantaka po yung ibang mga gumagamit. At yung palay nila, hindi nalalanta pag tinanim. Hindi kagaya noong ibinunot natin. Tapos tinanim mo. Ay, makikita doon. Lantano. Lan pag halimbawa wala yung init ang araw. Nako, nalanta. Yan, makikita nyo rin naman yan. Tsaka halimbawa, meron kayong kasabayan na nagtanim ng palay. Makikita nyo yung kapitbahay nyo may iiwan. Yun sa inyo po yung gaganda. Kasi ililangin na, ngayon na ng umaga. Tapos pagkayarin nilang sasabugan na ng pansuso. Spray nyo na ng pansuso. May tubig yun eh. May tubig. Pwede nang sabugan ng hapon yung organic na yun. Pwede na po yun. Basta nauna na po yung sa lasong po ng kawan na suso. Ibig sabihin, inaumagaan, tanim na. Ibig sabihin, ados mo kahit may tubig siya, pwede sabuyan siya. Nang organic yan. Mayroong tubig, walang tubig. Pwede. Ang kwala po natin, siyempre pagtatanim dapat po tubig para noon. Yung kasing pataba natin, slow releasing yan. Habang yan ay natutubig, kinakain ng lupa. Pang-spray ng susubay, hindi sabugan yung pagkayari kasi may tubig pa yun. Hindi po siya yung kagaya na tinatawag na pagka yung puti, sinabog mo pataba yung puti. Sandali, lusaw na. Mga 20 days lang, tapos na. Yan, medyo matagal po ang kain yan. Ang mga gagawin na lang po ninyo dyan, mag-spray lang kayo ng foliar. Yung foliar naman, para sa dahon naman yun, para mabilis pong kumain naman po yung inyong palay. Yun, nabibili naman sa Meron naman yan. Kahit saan namang agri-supply, mga foliar, may i-recommend naman sa inyo ng mga foliar na pa pwede natin gamitin. Yan yung mga likido na kawan na foliar na pa pwede doon sa palay. Mas maganda tanong kayo doon sa mga bago. Baka meron kayo kang bagong labas kasi yung mga bagong labas. Meron lang kayo naman yung coin, magro meron lang dito. Pwede rin po yun. Pagkakuhan siya doon eh. Wala. Malaki ang magiging tulong doon sa bukid ninyo. Yung lahat po ng mga acid na inilagay natin na yun, unti-unti po niyang ikukultivate yung lupa niyo para mapalakas ang lupa. Kasi ang totoo lang, ang lupa natin ngayon ay talagang acidic na. Dahil sa ating mga ginagamit ng mga abono, ng mga puti, tapos yung complete, nako. Tingnan nyo, pagka po yan ay nilinang ninyo, tinubigan, akala mo siya yung hinalong simento, yung lupa. Tapos pagka yan naman ay tuyong-tuyo naman, parang bato. Yun na nga. Dahil yun, dun sa mga... Sakit nga po. Yun yung mga acid, yung acidic na yung lupa natin. Nakita ko kapatid, may tubig, Ilalagay ko yung pinala ko. Pag nalagay ko sa tubig, hindi siya, yung dapat siya, babad na siya. Huwag na siya. Maghiwa-hiwalay. Buo pa rin. Dahil doon na po yun sa mga abono natin nilalagay. Pag natuyo naman, para mong simento. Totoo yun. Yan yung observation natin. At doon sa mga ganun lupa, depende rin po. Pagka marami pataba mo, maganda ang ani mo. Pag kukunti mo naman siyang papatabaan, kukunti ang ani mo. Kumbaga, nasanay na ang ating mga palay at mga bukid doon sa nabibili nating abono ng mga synthetic. Pag hindi mo nilagyan, hindi ka aani. Pero alam nyo, pagka yung kuan mo na yan, yung pong organic fertilizer, nagsabog ka, nasanay ni lupa mo, lahat ng itanim mo doon maganda. Tuloy, pag nasanay na yung lupa mo, kahit di ka nabibili ng organic, makikita nyo yung ani. Yung lakas ng lupa niya nandun na. Kasi bumaba tayo yung lupa. Kami, ang ginagawa namin dati, regular kami, monthly naglalagay ng abono. Kami, kada magpapabunga lang, doon lang kami naglalagay ng abono. Napakaminos noong pataba namin. Matagal ang bisa, di na kami naghahalo. Pero sa inyo kasi, obligadong halo dahil first time pa lang po ninyo. Nitrogen ang hinahalo natin dyan, yung 2100.
Kaya limbawa, po, 2 months mula po doon sa kuha ninyo ay nakita natin na maganda yung palay. Matatansyan ninyo kung aabot o hindi. Pagka hindi, ay magkuha po kayo ng isa pa. Para naman po ninyo sa pasalubong pa. Isang ganyan. Oo. Makikita nyo, pagka pagbaganda naman ang palay, foliar na lang ilagay ninyo. Oh, yun na lang ang inyong i-spray sa palay. Matatansyan nyo naman yan dahil matagal naman kayo nagpapalay kung yan ay magbubunga o hindi eh. Makikita ninyo yung uhay niya. Nababasa naman ninyo yung kailangan ng palay niya kung laging alaga ninyo. Oo. Nakikita nyo klase ng tsura ng dahon niya. Alam nyo nang hinihina. Alam nyo okay pa. Kasi ang karaniwan kasi sa mga magsasakay, kagaya po ni brother, tagal na po kayo pagsasaka, no? Hindi. Konti lang. Hindi na marunong magsakay ito. Ah, ako first time. Pero hindi ako pasasakay. Tuturo lang siya. Ah, ganun. Kasi sa Manila kasi nung luwas. Kumukuha kami ng barok. Kumukuha kami ng barok. Alam ko sa mga gumagawa, iba talagang sasalakmita lang. Hindi nila pinagmamalasakita kung ano yung dapat gawin. Ay, totoo yun. Kasi gusto lang talaga na yun. Lalo na kung porsyentuhan lang eh. Hindi nila pagmamalasakit yung palay mo. Saka kailangan yung organic na yan. Yung palay mo, malakas lumaki. Matibay sa hangin. Yung mga katabi mo hindi gagamit yan, maiiwan sa tangkad ng palay mo. Saka ang pasyok niyan, matigas. Ganun yun mo, bumabalik siya. Hindi kagaya na kuha na... Sa synthetic. Na synthetic, pag nasobra ka, lumalaga pa yung palay mo. Malambot ang puno. Kaya yan. Ganun din, mababalik ulit siyang ganun. Ang mahahaba uhay niya, busog. Alam mo ba yung palay noong araw? Di ba noong araw, yung palay na matitigas ang kuwan eh. Tsaka kuwan siya, matibay sa bagyo. Parang tsaka ganun niya. Tsaka nakakahiwa yung dahon. Oh, yun. Ganun din yun yung palay na yan. Pagka tsaka, yun ito malab doon sa lupa ninyo. Tsaka mapapansin niyo pag umani kayo, yung recover ng bigas niya. Oo. Malaman. Kasi mabuti ng palay ninyo. Kaya mabigat ang recover niya pagka... Paano mga pala malalaman pa? Ngayon lang tayo doon. Tapos, makikita niyo yun. Pagka halimbawa, pagkatanim ninyo. Yung makikita ninyo. Yung observation. Kasi yung lahat ng gumamit po ng mga magsasaka, yung pataba natin na yun, yun yung kanilang napagmasdan. Kaya nga yun, pati yung mga kapitbahay nila, nagtatanong eh, pati ikaw yung sa inyo, ikaw hindi tinamaan ng black bag. Yung sa amin, ikaw inubos ikaw ng black bag. Pero yung black bag, ikaw nandyan lang. Pero hindi nila kinakagat yung black bag. Matigas sila. Oh, matigas kasi. Matigas yung puno. Oh, matigas ang puno. Pero pumupunta yung black bag. Kaya lang, hindi siya makapandira. Yung ibang nakagamit niya, kinukwento nila, nang gumamit doon sila niya organic na yan, hindi na sila nag-spray ng pandamo. Oo, naunahan. Paghaba, pagtangkad niya ka ng palay, naiiwan yung damo sa ilalim. Oo, naiiwan. Hindi sila ka nakakaporma. No, nakameno sila no pang herb ang herbicide doon sa damo. Ibig sabihin ko yung mataas yung palay na yan pag nalagyan ng organic. Tumataas yan. Tumataas siya. Gumaganda palay niya. Namumuno po siya ng malaki. Namumuno siya malaki tapos mahahaba magiging buhay niya pag ano. Yo, makikita natin malilit. Makikita niyo 'yon. Saka makita niyo buti niyan, busog na busog. Maganda ang bigas niya. Hindi nila nung synthetic na ginagat natin, ang bigas, panilagot. Opo, ganun nga po. Kaya pag pinakiskis mo, parang bilid. Eh yan, buo ang bigas niyan. Oo, kaya yun nakagandahan po niyan noong ating mga gamit. Kaya nakagandahan niyan, pag yung pakiskis. Buti nga, nagkano tayo sa duty, naikwento mo. Hindi lang yung buti sumapi ka. Hindi ka naman talaga hindi ka umanib. Hanapin mo talaga ito. Hindi kayo magkikita kung hindi siya umanib. Hindi mo siya bumuntar. Opo. Talaga yan, plano ng Diyos. At saka gawa ng Diyos sa iyo. Opo. Opo, kasi yan eh. Gumagawa ng Diyos sa atin. Kasi ang totoo no, na mga problema ng mga farmers po natin ngayon, yung lakas ng lupa, hindi na naibibigay na dati. Kaya ngayon, kung gusto mong umani ka ng marami, lalakasan mo ang abono. Doon na sila nasanay ngayon. Kaya pasira na ngayon ang lupa natin ngayon, mga magsasaka. Parang kundi niyan eh. Yung para yung lakas mo. Pag lagi mong ginagamit, hindi ka kumakain ng vitamin, hindi mo uubos yung lakas mo. Wala ka lang magbibigay ng lakas. Yung sa gawa mo, kaya pahina ng pahina yung gawa mo. Pahina ng pahina yung recover mo. Dahil nauubos nung iba ko, gaya umani ka sa lupa mo. Pero nanay mo, tatay mo? Apo, nanay. Yung lakas na kinuha niya, walang kapalit yun. 72. Kaya yung lupa, tuloy yung paghina. Eh, sinisip-sip rin, tinatanim natin. Eh, walang pumapalit. Oo. Yun ang nagiging bunga nung hindi natin, hindi tama yung paggamit. Hanap na po kami lang.
Ayan, binabalik yung dating lakas ng lupa. At saka ang kagandahan naman ito nung ating organic na yan, yung lakas ng lupa mo, ibabalik niya. Eh, na dati-rati, nasira na eh. Kumbaga sa kawan, ang inilalagay ng mga farmers ngayon sa kanilang palay, para sa palay lang. Pero yung sa, para sa lupa, wala. Yan naman, ang organic natin, ang ilalagay natin doon sa mismo lupa. Para lahat ng itanim mo ngayon, gaganda dahil doon sa lupa. Okay. Yun ang kasi ang kailangan doon, ang palakasin natin, yung mismong lupa. Eh, kasi sinasabi oh, yan, inaasahan mo na daw sa dudurugit. Sabi ko, hindi po parang kanyan, yung tain ng manok na pag isinabog mo ay kasama mo sa iko-cultivate. Eh, ang kwan po no, basta't na land preparation na siya, okay na, tapos sa tubigan, saka nyo siya lalagyan ngayon siya ng kawan. Sabi ko, pagkayari na. Oh, isasabog siya. Susumo na sa umaga. Apo. Sa hapon na yung ano, yung organic. Po, pwede rin naman po yung ganun, yung land preparation, sasabog mo siya yung pataba, tapos eh, ikukuha mo, tawag rito, yung iko-cultivate. Ay alam, medyo marami kailangan, no? Oo, hindi kagaya na kung nakalinang na siya dahil sa tubig, eh, yung so, sasabog mo na siya. Kasi noon, yung pag sinabog mo na linang na, bago tam na, bawat lumabas ng ugat na palay, manasisigit yung vitamin. Kasi yan na. Oo, nandun na sa mismo. Nasa lupa. Kasi hihahalo, bago yung tubig, bago mo linang eh. Napapailalim, di ba? Opo, mapapalalim pa yun. Kaya nga sabi ko sa hindi sasama sa pamilya na ito, pagkayaran na ito kay sabog. Halos na kayo. Bago mo siya taniman, sabog mo muna. Sabog muna, pwede sabog ng hapon. Pwede yung hapon or umaga, anytime, bago siya itanim ang kinabukasan. Pagkain mo pala, nakarekta na sa kanya yung vitamin niya kailangan niya. Baga sa kawa, yung paupo, pero na siyang pagkain na antimano. Yun yung kagandahan. Pwede rin pagkayarin sabog mo ng pansuso. Pambobo na siya. Ano po ba yung pangsuso ninyo? Yung pang so, likido ba siya? O parang powder. Ah, powder. Nakabili na kasi. Powder. Ah, unahin nyo na muna yung sa suso. Oh. Pagkabomba ng umaga, sa hapon pwede na yun. Mm. Ah, pwede na sa hapon yun. Hapon. Halimbawa, sa umaga na ni pangsuso ninyo, ay sabog nyo na yun. Tapos, yun namang para doon sa organic. Ilagay nyo. Yun ang kwan doon. Kaya ara kinabukasan naman doon, bababa na yung kwan niya. Yung pataba. Ay, maganda. Magtataka kayo doon sa kwan ninyo sa palay. Kung meron kayong katabi na palay doon na gumagamit, mapapansin ka agad yung palay ninyo. Makakatagay doon. Oo, makikita niyo yun. Kasi lahat po ng mga farmers na kumuha po ng pataba na yan, mga nagugulat din yung mga kapitbahay. Kaya yung kapitbahay, talaga kumukuha na rin sila ng abono. Kami rito, dati hindi pinapansin dito ng mga magkakalamansi yung abono na ito. Sila, maliliit ang mga bunga. Yung sa amin dito, ayan, malalaki ng bunga ng kalamansi. Oo, malalaki siya. Yan ang bunga ng organic. Malalaki Oh. Yan, ako pagka talaga yan ay matutunan ng tao. Baka mag-iyakan lang po yung mga may gumagawa ng pataba yan lang nanang natin yung mga nakakaalam at nakakakilala niya. No po. Yun ang kuha ng kalamansi. Epekto. Dinalaw tayo ni Kuya para gusto kong masubukan po niya po yung organo na inventor po ni Sabine na atin na pong gamit sa pagkakalamansi. Actually, Kuya, nakagamit na dyan, mag-iisang taon na. Pero yan ay ginagamit natin. Kaya yun na mga kalamansi, di siya nawawala ng bunga. Ngayon, doon sa lupa ninyo. Umanin ng kalamansi mo, isang taon. Ay marami yan dahil kasi monthly naman ang pagbibigay ng bunga ng kalamansi. Hindi naman siya yung kuha na yun. Merong maramihan pagka yung alaga mo, yung quarterly. Kasi every 4 months kasi yan eh. Mula doon sa bulaklak hanggang sa pag-harvest. Ganun yun. Ang kalamansi, minta sa tinutubigan mo, nagbubulaklak lagi. Kaya hindi ka naman mahihinto dyan eh. Ngayon, paano kapatid siya, ano? Halimbawa, papaya. Ano maganda rin sa ano? Ay, sa papaya, limbawa, lalagyan mo rin siya. Gano'n na ba kalalaki? Oh, paikot. Kung saan yung kanopi ng kwan niya? Ganyan na mataas. Mm-hmm. May bunga na siya. Ang maliliit. Ay, maganda lagay mo yung papaya. Yung paikot siya kasi nandun naman yung ikot, yung ugat niya. Magbebenta ka ba nun? Nung kalamansi? Hindi na po sa atin dyan. Kung kalimbawa, pagpababa tayo, meron tayo niya mahayayin dyan. O, yun yan. Meron kung natin kaya pa ilang daan, hindi pa natin po. Ay, mga lang
Asang bahay? Epang kwan-kwan lang. Oh, kung may sobra lang yun, pwede ko kayo ibigay. Kaya lang, baka yung may ari na. Wag yun. Okay lang naman yun. Baka kwan na lang. Pero kung may kayo lirito, pero naka-stack niya. Ayaw, pwede na kayo kumuha. Ang problema nga namin, yung pagpunta na kapalit, sabi ko, ito yung sasakyan. Mm-hmm. Pagawaan ito? Pagawaan pa yan. Ano pa ba si Rano kung sakay niya? Hindi, baka nalit ako ng tunring, tsaka wapsi. Ah. May pa kami. Siyempre, sinaka kasi yung aming bukit, iniwan ang pamangkin ko kasi ang damo po mataas. Ah, iniwanan na madamo. Iniwanan damo. Bigla po iniwanan na alam pa sabi. Mm-hmm. Kaya po na ano kami sa pera.